Desire ng aming puso na papurihan ka, Panginoon. At tunay nga, Lord God, na sa aming pagpupuri sa inyo, Panginoon, hindi namin itataas yung sarili namin, bagkus ang pinakamataas at dakila mo lang na pangalan, Panginoon. We praise you, God. Open my eyes to the work of your
hand. When I'm blind in my way, then your spirit will rip away. As you open my eyes to the word of your hand, as you open my eyes to the word of your hand, oceans will burn, nations po kaming dumudulog sa inyong banal na harapan. Nagpapakumbaba kami sa inyo at tunay nga na tinataas namin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Tunay nga, Lord, na sa mga oras na ito, patuloy kami na nagpapalinis sa inyo sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa isang buong linggo, sa isang buong araw na ito, Panginoon, kahit na alam namin, Panginoon, na meron po kaming malaking problema na pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Still, nandun yung provision mo, Panginoon, kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon.
That's why, Panginoon, nagpupuri kami sa inyo sa mga oras na to at patuloy na ito yung way ng pagpapasalamat namin sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Lord, patuloy po na nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, sa health, na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi madali ang pinagdaraanan namin ngayon. Kaya, Lord, sa inyo kami humihingi ng tulong. Sa inyo namin, nais matagpuan, Panginoon, yung pag-asa at tanggalin niyo po, Panginoon, kung anumang takot, pangamba, yung doubt, Panginoon, na meron kami sa aming mga puso. At palitan niyo po ito, Panginoon, ng pananampalataya at paniniwala sa inyong kapangyarihan. Lord, sa gabi pong ito, dalangin po namin ang bawat isa. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, ang inyong mga salita, Panginoon, ay dumaloy sa aming mga buhay. Hindi lang namin ito marinig, kundi may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. And Lord, tunay nga na sa gabing ito, sa inyo lang namin, Panginoon, ipinagkakaloob ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mga oras naman po na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na iyahatid po sa atin ng Pastor Ed Caliwag. Hello po. Good evening. Ngayon po ang gabi ay atin pong pag-uusapan ay ang problem solving. At ang talata pong aking napili ay buhat sa Efeso 3:20. Ang sabi ganito, sa kanya na makagagawa na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa kanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Nang ang mga Israelita po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, sila po ay madalas na nadidismaya o nadidiscourage habang sila ay patungo sa lupang pangako. Sabi po sa verse, madali daw madiscourage ang mga tao sa kanilang paglalakbay patungo doon. At isa ito sa naging dahilan kung bakit humaba pa ang humaba at mas tumagal ang kanilang paglalakbay. Dahil nga po, napakaraming reklamo na naganap sa paglalakbay nito. At dahil sa mga pangyayaring ito, maraming aral ang matutunan natin dito. Sabi nga po, para madali nating maunawaan at ma-resolba ang isang problema, kailangan ito ay ating harapin. Sa paglalakbay po natin, papunta sa ating kanya-kanyang lupang pangako, madami tayong problema at mga issue na kakaharapin. At kailangan nating gutasin. Bilang mga Kristiyano, alam naman natin na ang mga ito ay panandalian lamang o temporary lamang. Maaring ito ay pagsubok sa ating kakayanan o dili kaya pagsubok sa ating pananampalataya. Pero wala pong pakinabang kung alam lang natin ang problema o hindi naman natin alam kung paano ito susolusyonan o haharapin. Kaya pag-usapan po natin sa gabing ito, yung tinatawag nating problem solving. Number one, recognize that we will always have a problem. Yun po yung malinaw, no? Dapat po nating tanggapin na palaging mayroong problema. Andyan lang yan, kasama natin lagi, nakaantabay. Sabi nga ni Al Davis, may-ari ng Oakland Raiders American football team, a great leader doesn't treat problems as special. He treats them as normal. If you're working, expect problems. If you're dealing with family or raising a family, expect problems. If you're just minding your own business and trying to relax,
expect problems. If everything goes according to plan, then be pleasantly surprised. If it doesn't, and you planned accordingly, you won't get so frustrated. A problem is not anticipated. A problem not anticipated is a problem. A problem anticipated, it is an opportunity. Yan, malinaw po yun. Ayon nga po doon sa ating talata, sa Efeso 3.20, sa kanya na makagagawa na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya po bawat problema na kinakaharap natin ngayon ay alam nating isang pagkakataon ito upang ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay at ipakita sa atin na ang mga bagay na hindi naman natin kaya sa ating sarili ay maaaring maganap sa pamamagitan niya. Number two, you must identify the real problem. The Lord is my strength and my shield. According to Psalms 28, verse 7, New King James Version. Ang mga doktor po ay nagsipag-aral at nagpakadalubhasa sila sa kanila pong mga pinag-aaralan tungkol sa panggagamot. At kadalasan, bago po sila mag-reseta ay inaalam muna lang mabuti, ni-interview ang kanilang pasyente, dinadiagnose mabuti yung sakit bago sila mag-reseta. Ito'y para yung ating nirereklamo ay magkaroon ng kasagutan o masolve yung problema. No? Isang philosopher naman na si Abraham Kaplan ang magsabi ng pagkaibahan ng problema at predicament. Sabi niya, a problem is something you can do something about. Yan po yung problem. If you can't do something about it, then it's not a problem. Ano po ang ibig sabihin nun? It's a predicament. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na dapat ay mapagtagumpayan o malagpasan o dapat ay ma-endure. Kapag ang isang problema ay tinrato natin bilang predicament, doon tayo nagiging frustrated. Minsan nagagalit at nauwi pa hanggang sa depresyon. Nagsisimula na tayo magsayang ng oras at nakagagawa ng maling mga pagdedesisyon. At kapag hindi nagtatagumpay ang ating mga sinusubukan pagharap sa problema, kadalasan ay sumusuko na lang tayo at pakiramdam natin ay parang biktima na tayo o bigo na tayo. Ito po ang isang halimbawa. Kung ikaw at ang iyong kaibigan ay mayroong isang project na gagawin, ay yung kaibigan mo ay isang night person kung tawagin, at ikaw naman ay morning person. Yung po ang tinatawag na predicament. Hindi po natin to kayang baguhin. Kasi hindi natin pwedeng baguhin kung papaano tayo yung kalikasan natin ay yun ang ating katauhan. At kapag sinubukan natin, malamang ikaw at ang iyong kaibigan ay makakaranas ng napakaraming conflict at walang kasagutan o walang resolusyon na matatawag. Kayunpaman, ang kahirapan sa paghahanap ng mga paraanan para magawa natin ito ng paraanan together o ng dahil sa kaibahan ng bawat isa natin
yun po yung magkakaroon ng kalutasan. Minsan, ang Diyos ay nilalayo tayo sa isang masamang pangyayari. At minsan naman, hindi niya tayo agad aalisin sa gayong uri ng sitwasyon. Minsan, kaya niya pinapayagang manatili tayo sa isang challenging na sitwasyon ay dahil alam niya na may matutunan tayo doon sa pangyayari na yon, at ito yung makakapag-develop sa ating mga karakter o pagkatao. Ibig sabihin po, para maging Christ-like tayo. Opo, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang ating sarili sa, dahil sa kanyang kapangyarihan. Sabi nga po ni David, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him." Masusumpungan po natin yan sa Psalm 28 verse 7, New King James Version. Nakadalawa na po tayo. Number 3, you must face the problem. Wala pong problema ang masusulusinan kung ating tatakbuhan. Alam po ba ninyo na si Nehemiah sa kanyang misyon na maitayo ang muog ay meron din siya mga kalaban na tinatakot siya para ito ay masiraan ng loob at huwag niyang ituloy ang proyektong ito. At ang payo ng ilan sa kanyang mga kaibigan ay magtago na lang sa templo. Pero ang sabi po niya, hindi ako lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yun. Yun po ang natugon ni Nehemiah sa 6:11 New International Version. At bilang resulta, yun lang nga po, nagtagumpay si Nehemiah sa kanyang proyekto kasama ng mga kinakasihan ng Diyos at mga malakas ang loob na tumulong sa kanya. Di po ba kahanga-hanga at isang napakagandang paninindigan dahil alam niya na may Diyos na sa kanila ay tutulong. Meron naman po isang sikat na American na television commercial dati tungkol sa addiction and abuse na nagpapakita ng isang tipikal na pamilya sa bahay. Meron mga batang naglalaro, naglilinis naman yung nanay sa loob ng bahay, habang yung tatay ay nagbabasa lang ng dyaryo. Pagkaraniwan na itong senaryo sa pamilyang ito. Pero sa loob ng bahay nila, merong isang malaking elepante. Pero hindi nila ito pinapansin. At nagpapanggap sila na parang hindi ito nag-exist. At dahil dito, mahirap para sa kanilang kumilos. Dahil kailangan nila ito palaging iwasan. Dito po nagsimula yung slogan na "The Elephant in the Room." Nag-a-apply po ito sa mga problema na ayaw natin pagtuunan ng pansin. Kaya nagpapanggap na lang tayo na ayos lang o okay lang ang lahat. Meron pong apat na typical na reaction sa pagharap sa problema. Isa po, number one, flee it. Sinusubukan nating flee it. Sinusubukan nating takasan, pero ang problema ay lagi namang sumusunod sa atin na parabang anino na kahit saan ka pumunta ay nandid yan, kasunod mo. Number two, forget it. Maasa tayo na mawawala ito kapag hindi na lang natin ito inisip o pinansin. Pero di natin alam na pag iniwan lang natin ito, lalong lalala ang mga problema. Yun po yung karaniwan na
iniisip ng maraming tao. At number three, fight it. What we resist, persist. And problems are no exemption. Number four, face it. Tinitignan ang problema ng tama at makatotohanan at hinaharap ito. Hindi iniiwasan. Kung tayo ay wise, anong gagawin natin? Hihingi tayo ng tulong sa Diyos. At masasabi natin, matapang natin masasabi, "The Lord is my helper. I will not fear." Yung po yung nasa Hebrews 13:6 New King James Version. "A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps." Masusumpungan po natin yan sa Proverbs 16:9 New King James Version. Don't just see the problem. Look for opportunity. When President John F. Kennedy was asked how he became a war hero, he just smiled and said, "It was easy. Somebody sank my boat." Many times, adversaries paves the way to success. Ito din ang kaso ng isang lalaki na mayroong maliit na business na kapalubog na o palugi na. Sabi niya, araw-araw ay nagbabayad siya sa pulis upang mapuspon ang paghatol ng kanyang resulta sa kanyang factory. Dagdag pa dito ay bigla naman dumating ang maniningil sa kanya ng bayad para sa gas na nagpapatakbo ng kanyang pabrika. At dahil hindi siya makabayad, ay pinutulan siya ng gas. So, anong nangyari? Wala ng gas. Di-stop operasyon ng pabrika. Dahil siya ay nasa gitna ng kadiliman at kabiguan sa kanyang mga problema, doon po siya nakaisip na magsimulang magbasa at aralin ang mga teknik ng gas at economics. At sinubukan niya kung maaring gamitin ang power o kuryente kapalit ng gas. At dito na nga po, nagtagumpay nga siya. Ang taong ito po ay walang iba kundi si Thomas Edison, founder ng General Electric and one of the most famous inventors of all times. Makikita po natin na ang problema ay wake-up calls for creativity. Kailangan maparaan po tayo. Kapag pinili po natin maging mulat at handang kumilos, ang mga problemang ito po ay magtutulak talaga sa atin upang gamitin ang ating mga God-given abilities. Kasama ang kung ano mang mayroon tayo ngayon na mga resources. Upang kumilos, gumawa ng paraan at makausad sa buhay, hindi yung papatay-patay. Pero alam nyo na kung walang ang mga problemang pinagdaanan natin, maaari po tayong maging wakas natin ay sa maling lugar. Maaari din ang makatagpo natin yung mga maling tao. At ang paggawa rin ng maling mga bagay, doon po tayo magwawakas. Tunay nga po na a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. At kung tayo ay magtitiwala, out of pain ay magkakaroon tayo ng purpose. Out of destruction ay darating ang direction. Kaya sa Diyos natin ilapit ang ating mga problema. Hayaan natin na ipakita niya sa atin ang potensyal sa bawat pagkakataon at hanapin at naisin natin ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Lalong-lalo na po ngayon, extended ang quarantine ng COVID. Napakaraming problema, hinaing ang ating maririnig sa radyo,
television, mga nagre-reklamo tungkol sa kanilang kalagayan sa buhay. Kaya, sana po, para masumpungan natin yung tagumpay at ang pagkalinga ng Diyos, maging masunurin tayo sa sinasabi ng pamahalaan. Sundin natin dahil kung tayo patuloy na magiging matigas ang ulo, matutulad tayo dun sa naglalakbay patungo sa lupang pangako. Dahil sa karereklamo, tumagal ng tumagal ang problema. At sabi ko nga po, isang susi, maging masunurin tayo at lalo pa nating pataasin ang ating pananalig sa Diyos. Magandang gabi po. Sana po may nakuha tayong aral sa gabing ito. Sige po mga kapatid, tayo po ay magwakas sa ating pong panalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa muling pagkakataong ito na napakagandang opportunity na kami po ay muli pong makasamba po sa iyo. Kahit po Panginoon na nandito lamang po kami sa amin po mga kanya-kanyang tahanan, na dito Panginoon, amin pong ginagawa na kami po ay makapagpuri po sa iyo kahit po sa maliit na paraan, alam po namin magagawa po namin at maipabot po sa iyo, Panginoon, ang aming pong taus-pusong pasasalamat. At the same time, Lord, aming pong maipanalangin ang aming pong mga kapatid na alam po namin, Panginoon, na patuloy na umaasa lamang sa iyong kapangyarihan, sa iyong proteksyon at sa iyong mga biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay pong nagbibigay po sa amin ng inspirasyon para po magpatuloy ng buhay. At madama po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako na kami, Panginoon, ay hindi mo pinababayaan sa gitna po, Panginoon, ng krisis na ito na amin pong nararanasan. Salamat po sa mga salita mo na patuloy nagbibigay po sa amin ng kalakasan upang harapin, Panginoon, ang mga pangyayari pong ito na mayroon pong pag-asa na ikaw, Panginoon, ang laging sumasa amin at patuloy na mag-iingat sa lahat ng panahon ng amin pong buhay. Panginoon, patuloy rin po kaming lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming po mga pagkukulang. Alam po namin, Panginoon, na kung bakit po nangyayari ito sa mundong ito ay dahil din, Panginoon, sa kasalanan ng bawat isa po sa amin. Kaya naman, Panginoon, narito po kami nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na patuloy po namin pinakukundanganan ang kasalanan sa aming po mga puso ay magiging sarado ang iyong pandinig sa lahat po ng aming po mga pagdaing at mga pananalangin. Kaya naman, Panginoon, narito po kami nagpapakumbabang lumalapit at humihingi ng tawad sa lahat po ng aming po mga pagkakamali. At sa oras pong ito, Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang iyong proteksyon, ang iyong pagkapala at pag-iingat sa bawat isa po sa amin. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami pagkukulangin sa lahat po ng aming po mga pangangailangan. Patuloy na bibigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming po mga pangangatawan at patuloy po namin mag-enjoy ang aming pong family na kasakasama po namin sa buong mga panahon ng quarantine pong ito. At naniniwala po kami, Panginoon, magiging productive pa po kami, lalo na kaming magiging masigla at lalo po kaming lalakas spiritually at patuloy, Panginoon, magkakaroon po kami ng magandang samahan sa loob po namin pamilya habang kami, Panginoon, ay naka-quarantine. Naasahan po namin, Lord, ang iyong provision, ang iyong pagbibigay sa amin ng lahat po ng aming po mga pangangailangan hanggang sa malagpasan po namin, Panginoon, ang krisis na ito. Amin din pong dinadalangin sa iyo ang aming po mga kapatid na ngayon, Panginoon, ay nasa kanya-kanyang mga tahanan. Patuloy pong i-bless, Lord, ang bawat isa po sa kanila. Kaya di po, Panginoon, lalapit po namin sa iyo ang krisis pong ito. Naasahan po namin, Lord, na kayo ang siyang may control ng lahat po ng bagay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang gagawa upang ang krisis na ito ay tunay pong matapos na. Sa magitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, tutulungan mo po, Panginoon, ang aming pong pamahalaan, ang mga nasa front lines, yung mga alam po namin nagsasaliksik upang magkaroon po ng lunas ang sakit na ito, ang virus na ito. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong po sa bawat isa po sa kanila. At sa bawat isa po narito, naasahan po namin, Lord, na patatanggap niyo sa bawat isa po sa amin ang iyong pagkapalang basbas. Sa magitan po, Panginoon, pagtataas sa kamay, lingkod sa pangalang malal po lamang ng aming manas, Christ Jesus. Ngayon, tanggapin natin lahat ang walang ang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak ni Jesus, ang pakikipisan at kaaliwan ng kanyang banal espiritu sa ating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Sa gabi pong ito, patuloy po na purihin natin ang ating Panginoon, for He is so good in our lives. Praise Jesus.
from every nation and tongue, from generation to generation. Sunday po sa ating online Sunday celebration at 9 a.m. God bless us all.